Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Anne Chavi. And for today's video guys, pag-aaralan naman natin kung saan nga ba natin makikita yung mga list ng foreclosed properties or acquired assets sa Pag-ibig website. From the Google browser, isa-search lang natin yung Pag-ibig Acquired Assets. And then, lalabas dyan yung pinaka-unang-una yung Pag-ibig fund na address, which is yung www.pagibig.gov.ph. Click lang natin yan. And then, mapaprompt na tayo sa Pag-ibig website. So, ang goal natin for today is paano natin ba malalaman or saan ba natin makikita yung mga properties for sale. So, click natin itong list of properties for sale. Yan. Kay Pag-ibig guys, dumadaan ang isang foreclosed or acquired asset sa tatlong auction. Yung first auction is yung sealed public auction. Walang discount yan. So, dyan yung unang-unang pag-auction ni Pag-ibig sa isang acquired asset. Meron dyan 5% na down payment. And then, if ever na merong mga natira na mga properties dyan sa first auction or let's say nag-back out si first bidder winner, i-offer naman siya sa second bidder winner. If ever na kinancel, hindi nakasundo, hindi siya, kumbaga na-close sale ni Pag-ibig, saka siya isa second auction. So, dito naman yan sa properties up to 30% discount, second auction. So, itong 30% discount na to guys, ano to eh, pang cash payment yan. Meron ka rin ditong 5% na kailangang i-down payment. And ganun ulit, say for example, yung first bidder winner, kinancel niya yung application niya, na decline siya, or hindi sila nagkasundo ni Pag-ibig, gusto niyang i-withdraw application niya, i-offer naman yan sa second highest bidder winner. Hanggang second highest bidder winner lang kasi si Pag-ibig guys, unfortunately. Pero, if ever na may mga matirang mga property na hindi na close sale ni Pag-ibig, mapupunta na siya sa negotiated sale. So, ito yung pinakasulit. Actually, lahat naman ng auction ni Pag-ibig is sulit eh. Lalo na if you're looking for a property na walang masyadong malaking down payment. Kasi masyadong malaki yung magastos yung mga equity na ngayon, di ba guys? So, napakahirap talagang mag-housing loan, lalo na kung brand new house yung bibilihin mo. So, napakasulit talaga nito. Pero, mas napakasulit ng negotiated sale. Napakamabili nito guys sa mga bidder ngayon. Kasi, itong negotiated sale na to, wala kang down payment na 5%. Magbabayad ka lang ng reservation fee, which is 1,000, and meron siyang 10% na discount. So, imagine, 10% pa na discount. Halimbawa, yung property mo na binid mo is 1.6, say for example, 1.6M yung pagbibid mo. Less 10%. So, less 160,000. So, imagine, ang magiging housing loan mo na lang is 1.4. Yan na lang yung magiging housing loan amount mo. So, talagang maraming nahuhumaling dito sa negotiated sale. So, yun nga. Say for example, gusto nating magbid sa negotiated sale. Dito natin, meron naman dyan mga location, no? Yung mga address, yung mga business center. Say for example, sa Laguna ka nakatira or sa Cavite, yan. Pupunta ka lang dito sa NCR branch and then merong mga tranche number, so ito yung mga batch number, yan. And then sa duration of acceptance of bidders, dito lang sila mag-a-accept ng mga bidding offers para sa batch na to. So meaning to say, hindi ka pwedeng mag-submit ng iyong bid offer on
Hindi ka pwedeng mag-submit before November 30 or after November 17. And sa pag-fill up mo ng form, guys, meron doon na date na kalagay. Dapat pasok din siya dito. Kasi madi-disqualify ka if ever na hindi pasok doon sa acceptance ng bid offers mo yung nakalagay na date. So, yung location of registration, andi dito naman nakalagay yung mga Pag-IBIG branches kung saan natin pwedeng isend or isubmit yung ating yung mga bid offers. And if ever na hindi ka makakapunta, guys, personally, don't you worry because Pag-IBIG got you covered. Charot! So, dito, pwede natin ihulog yung ating mga bid offers sa pamamagitan ng mga courier services tulad ng Grab Express, Lala Move, Mr. Speedy, Tok Tok, etc. Diyan, yan, 'di ba? So, saan ka pa? You know, getting your first ever acquired asset at the comfort of your own home. Charot lang. And then, so, balik na tayo doon sa acquired asset. Yan. Dito naman sa opening of offers, dito yung date kung saan nila bubuksan yung mga bid offers ng mga bidders. So, usually guys, depende kasi kung kailan siya lalabas yung mga winners ng mga nung tranche na yon. Minsan inaabot ng 3 days, 3 business days, minsan naman isang linggo. Yun depende talaga yun eh. Pero ituturo ko sa inyo mamaya guys kung saan nyo makikita yung mga list ng mga winners sa public auction. And then, itong erratum na to, napakahalaga niyan. I-click lang natin itong hyperlink corrections kasi dito nila inilalagay if ever na meron silang ika-cancel na na foreclosed asset. Katulad nito, yung nag-prompt dito. Dito, sa number 92, yung sa Vallejo, single attached siya. Na-cancel siya kasi mali yung address. Oh, okay. So, hindi siya talaga cancellation. Correction lang siya ng address. Yan. So, kapag magbibid ka and interested ka dito sa place na ito, make sure na tama yung address mo na ilalagay dun sa form mo. Yan. Pero dito guys, if ever, say for example, yung mga address na yung mga properties na nakalagay na dito sa list ng Pag-IBIG auction, if ever na kunyari naayos na settle nung winner o nung may-ari ng bahay or yung kasalukuyang nakatira or yung occupant dun yung bahay na yon, if ever, dito rin siya mag-a-appear dito sa erratum for cancellation, for correction. Maraming type ng cancellation kung bakit maka-cancel ang pag-auction is pwedeng mali yung appraisal amount, pwedeng yun nga nabawi ni occupant yung property, or pwede naman na ganito, mali yung address, kailangan lang i-correct. Ayan. So, napakahalaga guys na basahin natin itong erratum para hindi naman masayang yung ating effort. Diba? And then, so, ayan na. I-click natin yung list. Ayan. Medyo outdated na to guys ha, kasi November 17, November 21 ko na binivideo. Pero that's okay. Example lang naman to eh. So, dito sa ating, so pag-click natin nung C-list, mapaprompt tayo sa ibang page na. So dito na natin makikita yung mga property na for sale. Yan. So ang tatandaan nyo lang dyan guys is yung property number. Ito. Yan. Property number. And then, syempre yung property location, yung address, and then yung minimum gross selling price, at syempre, take note rin guys, yung required gross monthly income. Yan. So, ganito no, 'di ba sa negotiated sale, wala tayong 5% down payment. So, say for example, pasok dito sa required gross monthly income, yung iyong income, wala ka ng down payment, wala kang equity, wala kang
wala kang i-shell out and ano lang, yung 1K na reservation saka yung processing fee lang. Yun lang. And then, yun na. So, hahanapin na natin yung form na pag-fill up natin. Yan. Dito lang tayo sa pinakadulo eh. Yan. Eto. Yung registration form. So, dalawang copy yan, guys. Ayan. Teka. Dalawang copy ng pag-ibig form. Eto. Isang paper lang to. So, hahatiin mo to sa dalawa. Fi-fill upan mo lang tong pag-ibig funds copy. Pwede mo rin fill upan yung bidder's copy. Pero, ang isasubmit mo lang kay pag-ibig is ito, yung pag-ibig funds copy. So, yung date of submission and registration, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat pasok siya dun sa date ng acceptance ng bid offers. And then, yung tranche number naman, ito yung batch number. Diba makikita siya dito? Ito, publication number. Yan. Okay? And then, susunod naman is yung personal information na natin. Yan. First and last name. Fill up lang natin yan. Mas maganda kung ma-fill upan natin yan lahat. Yan. And then, magsasubmit tayo ng dalawang offer to purchase. Yan. Sa isang envelope to, guys, ha. Dapat make sure na ang fill upan natin is yung for individual buyer unless na gusto mong mag-bulk sale. So, dito tayo sa individual buyer. So, yung date, fill up natin yan. Yung batch number, retail sale, and then yung location, yung address, yung property number, yung minimum selling price, at saka yung offered price. So, ito yung amount na i-offer natin kay pag-ibig. So, again, hindi siya dapat mas mababa dun sa minimum gross selling price. Ayan. So, guys, paano nga ba natin malalaman kung magkano yung magiging estimated monthly amortization natin? Napaka-helpful nitong link, guys, ng ating Housing Loan Affordability Calculator kasi dito talaga matutulungan yung mga buyers na mag-anticipate kung kaya ba nilang bayaran yung magiging monthly amortization nila at kung makakaya ba nila yung, you know, yung pagkukuha ng property na yun based dun sa bid offers nila. Yan. So, dito lang tayo sa Pag-ibig website, sa homepage. I-click lang natin yung Housing Loan Affordability Calculator. And then, i-click natin yung how much you can borrow based on the value of the property. Yung pinakatatlong, yung third option. Yan. So, say for example, 1.6M ang ating bid offer. Yan. 30 years, long term. And then, 3 years repricing period. Dito sa repricing period, ito yung appraisal, guys. Eh. So, ang pinaka-recommended ni Pag-ibig is yung 3 years at 6.25% 6.25% interest. So, compute natin. Ayan. Magiging 9,700 pesos ang iyong monthly amortization. So, makakatulong talaga sa atin to in terms of anticipating or yung para pag-estimate natin kung kaya ba ng budget. Yan, guys. Sa minimum gross selling price. And then, sa mode of payment, it's either magka-cash ka or installment. So, kapag cash, ito na yung may up to 45% discount eh. Kapag short-term naman, pag long-term naman, kailangan mo mag-provide ng proof of income. So, yan yung for 30 years maximum yan. Yan. And then, fill up ka dito. Don't forget yung date. Tapos, itong personal information. So, as much as possible, make sure na walang erasure. Kasi, yun talaga minsan yung pinaka major reason why nadi-disqualified si buyer. Yung parang hindi masyadong mabasa yung mga sinusulat. Tapos, may erasure, ganyan. So, dapat capital letter, make sure na visible. Yung marireed naman ng mga ating pag-ibig associates, yung ating sinusulat. Yan. So, yun lang, guys. Dalawang
dalawang ano lang, dalawang copy lang na offer to purchase. Tapos, itong registration form. Ang kailangan natin is dalawang offer to bid form sa isang envelope. Ang nakalagay doon ay bid offer. And then, ang sunod naman, lalagyan natin yon ng copy ng valid IDs. And then, copy ng napirmahan na instruction to bidder. And then, yung ating proof of income para naman to sa mga long-term installment application. Yan. Tapos, sa second naman na sobre, ilalagay lang natin, lalagyan natin ng label sa likod na registration. Doon natin ilalagay yung registration form na fill upan natin. Yun na guys, kapag meron pa kayong mga katanungan, comment down below para